Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang POEA at DOLE kaugnay ng hinaing ng mga nurse. Kumustahin naman natin ang COVID vaccination ng mga nasa A4 category sa Navotas at may ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Rafi, unang nakasama sa matuturukan ang mga empleyado ng Philippine Fisheries Development Authority, mga biyahero at mga nagtatrabaho sa Navotas Peace Port. Ayon kay Dr. Christia Padolina, City Health Officers ng Navotas, 200 ang mababakunahan ngayong umaga ng Sinovac na nagparehistro habang 200 din ang mababakunahan para sa mga walk-in mamayang hapon. Target na mababakunahan ng Navotas City Government ang nasa 18,000 mga manggagawa na nagtatrabaho sa Navotas Peace Port. 2 linggo umano tatagal ang araw-araw na pagbabakuna nila rito sa Navotas Peace Port. Ilan sa mga nakausap natin ang excited na mabakunahan lalo pat matagal umano nila itong hinintay. Unang-una sa mga nabakunahan sa E4 category ay ang empleyado ng Philippine Fisheries Development Authority na si Jose Abreño Jr. Sumalang muna siya sa pagsusuri ng mga medical personnel gaya ng blood pressure, oxygen meter at body temperature. Matapos nito, itunurukan na siya ng Sinovac. Kwento niya, importante ang bakuna lalo pat nasa HR department siya at maraming mga empleyado at tao na nakakausap. Maliban dito sa Navotas Peace Port, mayroon ding pagbabakuna ng mga A4 category sa Kaunlaran National High School kung saan Sputnik V ang bakuna na ituturok. Umaasa naman ang Navotas City na madaragdagan ang kanilang bakuna lalo pat paubos na rin ang kanilang vaccine nang sa ganun ay maturukan pa ang maraming taga Navotas. Rafi? Maraming salamat, Alan Gatus ng Super Radio DZBB.